Kanina po nakausap po namin dito sa studio si Commonly Commissioner Rowena Guanzon kaugnay sa issue ng disqualification ni Senator Grace Poh para po sa presidential elections. At kaugnay po rin po ng balitang yan, nakausap naman natin sa pamamagitan ng telepono Commonly Chairman Andres Bautista. Chairman Bautista, good morning po. Magandang umaga naman, Igan, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Okay, gusto ko lang malaman yung komento sa Supreme Court na inihain po ni Commissioner Guanzon, kahit wala hong pirma ninyo, valido po ba yon? Well, yung nga po ang pag-uusapan namin ngayon sa COMELEC and Bank meeting namin sa darating na Martes, bukas. Opo. Sabi ho kanina ni Commissioner Guanzon, bias daw kayo at pabor kay Senator Grace Poh. Naku, hindi po totoo yun. Well, kung titignan niyo po yung aking naging decision nga na personal, sabi ko sa aking palagay, hindi rin siya natural born citizen at hindi niya na-meet yung 10-year residency. Mm-hmm. Kaya lang, hindi ko rin masabi na merong deliberate intent to mislead. Mm-hmm. Kasi so, doon lang naman ang pagkakaiba. Ang isa sa binanggit niya, yung law firm na nagre-represent daw po kay Senator po, yung Poblador Bautista Law Firm, yung Bautista daw doon, uncle niyo po, chairman? Pinsan po. Pinsan. Pinsan, pero wala naman po. Nako, dahil ako naman po, sa totoo lang, yung mga iba't ibang law firm na nagre-represent ng mga iba't ibang kandidato, eh, may mga kamag-anak, may mga kaibigan, pero sa akin po, walang ano yan. Kumbaga, hindi po nakaka-influensya na akin. Opo, meron daw pong pagkakataon na nasigawan niyo po si Commissioner Guanzon sa issue ng consolidation o mga petition po sa COMELEC against Grace po, Chairman? Again po, kung ako po ikilala niyo, hindi ko po istili yung naninigaw. Okay. pwede niyo po itanong yan sa aking mga ibang kasama sa aming Commission and Bank. Opo. So open kayo, nabuksan ho yung mga minutes, mga audio recording daw po ng Definitely. Kung yung pang ano, open po tayo dyan. So sa tingin nyo mare-resolve ba to? Yung medyo, ano to, miscommunication lang po, Chairman? Sa akin palagay, oo. Kumbaga nga, nung nakita natin yung headline ng isang pahayagang kahapon na COMELEC in disarray, sa akin palagay naman, hindi naman po makatotohanan yon. Meron pong hindi pagkakaunawaan at sabi ko rin na siguro maganda pag-usapan ito sa COMELEC and Bank. Mm-hmm. Pero ako rin po ay naniniwala na pagkatapos po nito, lalabas pang ang mas malakas ang COMELEC dahil sa pangyayaring ito. Opo, may sinabi kanina si Commissioner Guanzon na hindi kayo ang boss niya, kundi yung konstitusyon, Chairman. No comment na lang po tayo. Okay, sige. Pero yung pero ang boss ko rin po, lahat naman kami mga public officials, siyempre. Konstitusyon. Kailangan pong sumusunod sa ating saligang batas, pero meron din po tayong hierarchy sa ating administration. Okay, yung deadline sa COMELEC, sa Supreme Court Chairman, ano ba talaga? November 7 ho ba o na-extend ng, January, December 7 ho ba, na-extend ng 12? Ano ho ba talaga? Chairman? Okay, nasa tunnel lang po. O, Chairman? Nako, maraming salamat po si COMELEC Chairman Andres Bautista. At umaasa tayong malulutas yung kanilang di pagkakaunawan. May pulong po sila ngayong araw. Magbabalik po ang unang hirit.